sana ay matugunan niya yung pangangailangan, lalong-lalo na sa karapatan ng mga batang luma sa edukasyon. Masilip ang iba't ibang kaso ng paglabag sa mga karapatan ng mga bata, lalong-lalo na sa mga kaso ng pag-atake sa ating mga paaralan. At syempre, yung pag-implement talaga doon sa ginawang mga hakbang ng Department of Education noon para itaguyod at isulong yung karapatan ng mga batang katutubo na makamit yung karapatan sa edukasyon sa pamamagitan ng pagsusulong sa IP curriculum, no? Na noon ay naging tungtungan itong mga IP schools natin sa Mindanao. Kaya nabuo ng Department of Education itong mga resolutions, memorandums, hinggil sa pagtataguyod ng karapatan ng mga batang lumad sa edukasyon ay dahil sa malawak, no, at porsigidong kolektibong efforts ng ating mga katutubong lumad sa Mindanao na itayo itong mga kanilang mga paaralan, no, mula sa alternative hanggang sa ngayon ay nasa formal education na.